Eh ngayon, siyempre, tatanong ay saan maghahanap buhay itong mga ito? Paano ang pamilya nito? Kaya nga sila nagpapaalipin dun sa ibang bansa. Yan ang mga salitane. Jesus Mar Joseph, di ba nangako ang administrasyon? Na ika nga ay wala nang aalis na OFW. Nasaan yun? Dito may trabaho na. Hindi pala OFW. Babalik tayo sa dati, OCW. Bago naging OFW yan, ang tawag ho dyan, OCW. Ano, overseas contract worker? Hindi. Babalik na tayo sa OCW. Kaya lang iba na ho ang ibig sabihin, hindi na overseas contract worker. Eh ano na, overseas Chinese workers. Kasi po, mga kaibigan, eh puro Chinese dito, paano magkakatrabaho itong mga Pilipino? Ultimong prostitute dito, Chinese na. Ang mamahal pa. Inchik naman, mahal pa. Di ho ba? Lang kakwenta-kwentang prostitute siya, inchik sa lahat eh. Ewan ko to si Ariel kung nakatikim na niyan eh. Nakatikim ka na ba ng Chinese foods? Bueno, mga kaibigan, ewan ho natin ha. O kaya na naman gawin ito at hindi. Kasi nauna salita eh. Wala pang full investigation. Di pa lahat ika nga yung detalye, wala pa. Eh meron na agad deployment ban katulad noong nakaraan. Nabigyan na ba ng katarungan yun? At eto, anong katarungan na ibibigay mo rito? Eh, patay na yan. Mabubuhay mo pa ba yan para magkaroon ng katarungan yan? May bibigay mo dyan pera. Konsolasyon doon sa pamilya. Pero para sabihin mong katarungan, walang katarungan yan. Sige nga, anong katarungan meron sa pagpatay? Alam mo yan si katarungan? Sa Quezon City yan eh. Katarungan village. Ay, sa Muntinlupa pala yan. Sa Muntinlupa, meron village dun eh, yung katarungan. Department of Justice. Dun nahuli si Kenneth Dong. Ang mga nakatira doon, taga DOJ. Lintik na buhay ito. Ano ba talaga tayo? Bagong taon na. Ang pangit pa rin. Ang pangit ng bungad, ano? Patay. OFW, dead ball. Di ba malas yung ganyan? Di kaya tayo malasin dyan? Ang ating pamahalaan ay malasin. Eh no, sinabi na dip to ano, iban eh, ba't na-leaf yung ban? Alam nyo, sa totohanan lang, mga kaibigan, ang mga kababayan eh, ano yun eh? Sige mo, nandun ka sa loob ng bahay. Yung babae, pag nagselos, yung asawa ng amo mo,
magselos man yan, yan at hindi, pwede kang gasain dun eh. Di ba? Lalo na yung mga yan, walang brief yan eh. Naka ano yan, naka palday, naka duster yan eh, di ba? Tapos walang panloob yun. O ngayon, mga kaibigan. Yan. Tigil nyo na yan yung pagpapadala ng babae sa Middle East. Especially yung Kuwait. Ha? Huwag naman magagalit yung mga ano sa atin, domestic helper. Na OFW, ano po. Kaya lang eh, ano ho eh, ako gawin mong ano, may kapangyarihan na magpatupad ng batas. Hindi ko hayaan yan na yung mga babae pupunta sa mga mapapanganib na bansa na ang kalagayan nila ay mapanganib. Hindi naman isolated case yan eh, mga kaibigan eh. Yung pag-abuso sa mga kababaihan. Ikaw na inabuso, ikaw papapatayin. Di ho ba? Eto, wala pang detalye ito. Hindi alam ano dahilan eh kung bakit ito pinatay ng babae. Karaniwang nangyayari yan kapag kayong babaeng employer nagseselos. Diba? May suspechang ginagapang sila ng kanilang ginagapang ng asawa nila yung mga kasambahay. Tapos ang pinagbubuntunan po ay yung domestic helper. Ano ba yun? Talaga ba sadyang ano na? Ready na sila sa ganong sitwasyon? Ha? Eh, alam mo mangyayari lagi yun eh. Dapat, ano yun eh? Ano ba? Anticipated lagi yun ha? Mangyayari lagi yan. Nung panahon nga ni Raul Manlaos, Manlapos, panahon ni Kore, katakot-takot ang reklamo ng ganyan, yung abusong ganyan, rape. Oh, ano sabi ng ni Raul Manlaos? Relax and enjoy. Enjoy it. Yan. Parang narinig ko rin dito sa kasalukuyang administrasyon niya na. Parang may nagsabi rin dito niya na enjoy it. Yan ho eh, mga kaibigan eh. Ala tayo magagawa eh. Ang dapat na ipadala natin doon eh, mga ano lang, yung mga lalaki. Eh pwede nga magpadala ng babae rung kung hindi ka sambahay, di ba? Sa ibang trabaho na ika nga, siguro, ilalagay mo ang tansya doon sa, kumbaga sa tatama ka sa, ano, sa loto, mga kaibigan, eh talagang napaka-imposibleng mangyari, ha, na tumama ka sa loto. Dapat ganun din, imposibleng magahasa. Yun ngang maglakad ka lang daw, di ba? Sa Middle East. Lalaki ka na nga, sipin mo. Gagahasain ka pa dyan. Bagay, napunta tayo sa gahasa, hindi pa natin alam kung may gahasa rito, di ba? Dito sa pagkamatay nitong Pilipina. Ang akin lamang naman po, mga kaibigan, eh, based na sa mga previous ano na yan, cases, nakakapatay yung babae na employer dahil sa selos. Di ba ganun halos yung kamukatulad din yun nung ginawa dun sa isinilid sa freezer, isang taon bago natuklasan. Diyan din yun sa Kuwait. Eh, ultimong lalaki dyan, nagagahasa, ay babae pa.
Kambing ginagahasa diyang camel. Oh, mga kaibigan. Yung baboy, hindi yata nagagasa. Bawal kumain sa kanila nun eh. Ha? Oh, mga kaibigan, ano po? Hindi nila kinakain, hindi nila ginagahasa. May nagkwento sa akin yan eh. Napunta dyan sa Saudi, Middle East country. Baya kalahin mo eh, nakasabay niya raw sa presinto. Arabo. Tapos may nakataling kambing doon sa presinto. Ba't may kambing dito? Yung pala, yung kambing ebidensya yun. Na ginahasa yun. Pantaki mong kagaguhan yan. Ano? Pati yung ganun, pag-aksaya mo ng panahong imbestigan. Lintik na batas yun. Eh, nakakagawa dito no, si Raulo, di ba? Nanggagasa ng hayop. Oh, mga kaibigan, di ba? Eh, dun eh, inaasikaso yung kaso eh. Diba? Seryoso sila eh.